So welcome back mga ka-boy Nicks. So una, paano nga pumunta dito sa UAE? No? So kung ikaw ay isang manggagawa sa Pilipinas tapos kung gustong-gusto mong pumarne. sa UAE. Sa Dubai. Sa Dubai lalo o sa Dubai, Abu Dhabi, no? Gusto mong pumarne? Madaming dapat isaalang-alang ano, madaming dapat na i-consider. Unang-una sa lahat, unang-una. Yanggang iyong loob ay matigas. Kasi ang iyong loob, kayang-kaya mo ga, sabi i-estimate mo muna ang iyong sarili. Kaya mo gang iwan ang iyong pamilya pansamantagal. Mga isa hanggang dalawang taon. Kaya mo. Kaya mong malayo sa tabi ng iyong ina, sa tabi ng iyong bibi. Ama, sa tabi ng iyong bibi. Kaya mong malayo. Yung mga single pa, walang problema. Kung ikaw na may single, ay sa iyong inahin, kaya mong malayo. Ay, baka kaunti lang layo, kay ngal-ngal. Palagay mo ay hindi mo kaya na lumayo at mabuhay mag-isa malayo sa pamilya. Kumain ng tinapay na ganun eh. Ay nako, inin. Udong. Ay huwag na. Huwag ka nang lalantak ng layas. Ano? Okay. Pangalwa. Point number 2, mga kabornix. Ano ba? Ano? Kaya maglinis, magsaing, magluto. Pangalawa, dapat ikaw ay handa financially. No. Okay. Mayroon ho ako diyang kamag-anak, mayroon ho ako diyang pinsan, mayroon ho diyang eskwela, klase. Kaklase. Ay, hindi aasa na doon. Pumunta ka doon. Dapat kayo may ipon. Siyempre, una, paghahandaan mo, kailangan kayo may kwarta, may dalit, no? May anda. Dahil una, ang passport, kailangan mo kumuha ng passport. Diga. Kung ikikitag Batangas, pumunta ka ng Lipa o Lucena, kung saan-saan. Ang passport. Hindi naman yung libre ining. Aba, pumunta ka doon, hihingi ng passport. Pangalawa, ayusin mong iyong mga TOR, mga dokumento sa school. That ribbon. Kung ikaw ay college graduate at naging mahusay-husay, pupunta ka ng DFA, pupunta ka ng... ng CHED. Kailangan mong iparidribon ng iyong mga kuwan. Ang iyong mga dokumento, lalagyan ng laso doon sa papel. Ang butas ang papel mo, tapos lalagyan ng laso, pagsasama-samahin. Diba? Tatatakan yon. Tapos, hindi natatapos doon. Kala mo kayo tapos na doon. Nakuha mo sa DFA, ayon, kailangan mo ipadala pa parne sa UAE. Para ipa-verify. Patatatakan ulit yun din sa UAE. At pag natakan ng UAE, dadalhin ulit doon, pabalik sa Pilipinas. Yon ay diretso na sa iyo. Hindi yung libre ining. Ano? So, hindi yung libre. Ayun. So, kailangan. Tapos, ano pa yun? Pangalawa pa lang yung gastos. Pangatlong gastos. Magkano gayon? So, sa passport, magkano? Siguro mga 1.5 na. Mga 1,000 lang. Sige, 1,000. Ang redribo ng dokumento, mga... Ang alam ko, 1.3 na yung padala eh. Let's say, 2,000. No? 2,000. Yung pangalawa, kailangan kayo may ticket at visa. Ang ticket at visa? Ang ticket, ang murang ticket, ay siguro nagkakahalaga yun ng mga 8,000 to 10,000. All in all, ticket at visa, gagastos ka ng mga 2.5 or 2.7 na dirhams. Dirhams mo. 2.5 o sabihin na natin 2.7. So 2.7
times 14. No, gagawin natin 14. 27 times 14. Yan. So, kailangan maganda ng 37,800. Uh-oh. Money down estimate yun. Estimate lang po yun. Estimate depende sa yun. Season. No. 37,500. So, may ticket ka na, tapos may visa ka na tatlong buwan. So, 90 days kang andidine sa sa UAE. Andidine. Para maghanap. Maghanap ng trabaho. Ano? So, ayun. Mawa. Mawa, ikaw ay mapalad. No, mapalad. Pero, ay tips din, bago ka magplano, sisiguraduhan mo na ikaw ay may pupuntahan din eh. Dahil kung ikaw ay magsusulo, kahit kaklase o kaibigan, pero kung mga kaibigan, kailangan totoong kaibigan ang pupuntahan mo din eh. Dahil baka ipabayaan ineng udong, pag ipinabayaan ay lugi ka. No. So ito naman isinasabi lang namin para sa mga taong gustong pumunta rin eh. Din sa UAE. No. Pagpunta din eh. Dahil, aba, ay sobrang mahirap po din eh. Mahirap po din eh ang kalatwat kanan, kahit saan ka pumalik, gastos. Tsaka kahit wala ka pang trabaho, kailangan magbayad ng bahay, ng pagkain. O, aba, ay mawa, kung kasama mo ang pinsan mo, kasama mo ang kapatid mo, o di, okay, ayon. Pwede ayon. Ay, pagkaklase. Pwede kang makitira. Ay kung kaklase. Oh, mawai kay makikitir lang din. Ay di, mahihiya naman. Oh, mahihiya ka na ay libre mo na ako, libre. Ay buti sana kung makakakita ng sasama ka sana na doon sa mga kasama na okay lang na hindi magbayad muna ng renta at saka pagkain hangga't hindi pa na kakakita ng trabaho. Swerte mo pag ayon. Ano? Pero, yun. Pero kung ikay magsolo, wala kang mag-anak, wala kang kaibigan, at talagang malakas ang loob mo, ikay mapira, go! Yala, go! Sige, pag... Litar! Go! Garbo! Sulong! Walang napigil sa iyo doon. No? Pero gagalingan mong mga tuwiran sa immigration. Ba, ikay first timer na magta-travel, ay solo. Kasi papunta rin eh. Offload ka. Surbul ka. Hindi ka makakapanhik ng aeroplano. No? Yun. So, sabi mo, pinalad-palad na kayo nandiyan eh. Nandiyan na sa UAE, ano? Pinalad na kayo napunta sa UAE. So, gagastos ka ng renta. Okay. No, financial elite yun ang gastos. No? Financial elite. So, renta, parang sige may bed space. No? Pinan natin ang iyong little space ay kuha. Mura-mura. Siksikan kayo sabay. Mga 30 tayo sa isang plot. No. So, 350 yun. 350 dirhams. Magano yun? So, 5,000. Mga 5,000 sa peso. Tapos pagkain, another 5,000 sa isang buwan. O, transpo yun. Pa pag nag-apply. Tapos transpo, 305,000 ulit yun. O, magano na? O. Ganun ulit. Isang buwan lang yun. Isang buwan. Kung 3 months ka, wala akong taba. Isang buwan. Tapos, yan. Yun. Kailangan kang maging handa financially. Pangatlo, mga kabonix. Dapat ikaw ay masipag. Huwag kang tatamad-tamad. May kusa. Ano? Mawa'y kipupunta din eh. Tapos ikay aasa lang sa mga kasama sa bahay na sila maghahanap. Of course, tutulungan ka naman ngayon. Magtatanong-tanong yan. Magtatanong, ay, mayroong gadiyang kuha. Baka hindi. Baka pwede mo rin maipasok din sa inyo. Pero, nasa sa iyo. Kailangan magtarbaho. Kung ang pupuntahan mo din yung mga office clerk, mga gayon, pang opisina ng trabaho, kung pwedeng doon ka na nakain sa harap ng laptop mo, doon ka na tumira sa laptop mo, ay gagawin mo yon, doon ka na maghapon. Mag-apply ka. Tapos, gagalingan mo, mag-apply. Pag-uhusay mo yung CV. Kung ikaw naman ay, ang trabaho ay nasa resto, nasa constructions or warehouse, yung mga physical na trabaho, eh, kailangan mo din magsipag. Although nakakapagpasa din sila dito sa online, mga ganon. Pero, kailangan mo mostly walk-in. Mag-walk-in ka. Ganun. Walk-in ka. Now, pang-apat. Yan. Kailangan mong maging madiskarte. Kailangan mong mautak. Bakit?
Dahil pag nag-a-apply ka, minsan gagamitin lang yung papel mo, gagamitin lang yung visa mo. So kailangan magdesisyon, magtatanong-tanong ka, alamin mo, pili ka ho din eh, pili ka ho rin, alga ho yung kampanyang aray ayos. Kung bibisaan. Kung bibisaan ka ho. Baka araw na may gagamitin lang ang visa ko, tapos hindi na ho bibisaan. Gayon. Ano? So, kailangan wise ka. Yan. Sipagan. Maagang gumising, hindi yung tanghali na gigising ka. Tapos saka pa na mag-a-apply, ay naku po. Sabi nga ang kasabihan, early bird catches the sperm. Ay, the worm. The worm. Now, yon. So, yun naman sabi ko lang sa inyo, kung gusto nyo pumunta din eh. Ano? At saka, kung gusto nyo pumunta din eh, kailangan ikay masunurin. Huwag kang patanga-tanga, huwag kang paabnoy-abnoy. Dahil din eh, may mga batas. Kapag ang batas ay hindi mo nasunod, may kaukulang parusa at may kaukulang multa. Magbabayad ka, naku po, sang katutak. Tumawid ka lang ng kakagayong daan. Basta kay tumawid ng kupo. Kung i-convert sa atin, pero mga 8,000 hanggang 10,000 ang penalty. Kaya... Mas mahal pa sa renta mo. Mas mahal pa sa renta mo. Bawal na ba? Ang daming bawal, kailangan mong sunod. Kay maidliplaan na gayong kaunti sa bus. Namulta. Huli ka, balbon. No. May angat mo lang na gayo ng iyong paa. Sa bus. Hay. Magbayad ka. Minum ka lang ng kaunti ng tubig sa metro. Dito. Kaya on. Ano? Kaya dapat ikay masunurin. So all in all, kung may mga kaibigan naman kayo na nandito, tapos nagsabi na handang tumulong sa inyo, na sila muna ang gagastos. Pero, Bira. I suggest, maganda pa rin kayo. I mean, most importantly, you have to be prepared financially. No? As much as possible, you have at least 70,000 to 100,000 na bit-bit ang papunta rito. At least kung mga babaano, assurance. Hindi ka, I mean, kung inas ka magbayad, makapagbayad ka. Yun. I mean, sisipagan mo lang. So, once you got here, sa loob ng 3 buwan, sipagan mo. I think that's long enough kung ang trabaho mo naman, kung may experience ka naman sa Pilipinas, so, sure. Tapos maganda yung experience mo, sure na talagang makakakuha ka ng trabaho doon. No? So, I think that's all of the things that we need to... Actually, kaya siya ng mga mag-range ng 70K kasi mostly kailangan nilang dumaan sa ibang bansa bago ka pumunta dito. So, kung wala kang kamag-anak talaga dito, ang option nyo is hindi ka makakapag-travel dito from Manila to Dubai. So, automatic offload yan. Lalo kung... Kahit pa traveler ka, frequent traveler. So, madalas offload. Unless talagang supported ka ng mga dokumento. Pero kung first timer ka or nag-travel din, tapos wala ka mag-anak. So, madalas nagko-cross country. So, cross country requires more money. Cross country requires more money. Yun po. Ano? So, mga ganun yung dapat mo i-prepare. Pero kung may mga kamag-anak ka naman na dito at sabing, oh, sige, sagot ko na yan, pumunta ka lang dito, class. Handa mo lang sarili mo at yung mga damit mo. Pero kailangan mo rin ng proof na kamag-anak mo yun. So, kung may mga kamag-anak naman kayo. Yan ako, hindi mo ka-apelyido. Correct. Kung may mga kamag-anak naman pala kayo, yan, that's a good thing. Kung may kamag-anak naman pala kayo na pupunta rito, na pupuntahan dito sa UAE, so, madalas, kailangan yung mga kamag-anak kamag-ayos ng dokumento. Kailangan nila ng birth certificate niya at saka nung ikaw, pupunta rito. So, kailangan pareho. Paano kayo naging related? Kung magpinsan kayo, so, birth certificate ng nanay parents. At parents nyo at saka marriage certificate ng parents nyo. No, at saka birth certificate nyo pareho. Ganun po. Tapos, kailangan attested yun dito. Sa Philippine Consulate dito sa Dubai. Kailangan attested. Atak. No? Babayad ka ng
100? 40. 40? No, 40 sa kontrata lang eh. I don't know. 400. I think 400. Mahal? So, mahal. Mahal pumunta rito. So, pero kung talagang disidido ka. So, by the way, ang average dito ng mga nagtatrabaho, kung hindi ka talaga skilled, is 2,000 to 3,000 dirhams. 2,500 to 3,000 dirhams. No? Convert natin sa pera. Walang ano yun? Wala experience, UAE experience. Walang UAE experience yun. Walang UAE experience. Ang 2,500 ay 35,000. So, pumunta ka rito, wala kang experience sa UAE, or wala, may 1 year or 2 year experience ka sa Pilipinas, sasahod ka ng around 35,000. Converted into Philippine peso. 35,000. Starting, no? So, yun yung talagang current na swelduhan dito. Medyo maliit. That's the reason why, I mean, that's the reason kung bakit hindi rin natin sinasuggest na pumunta rito yung iba. Kasi, ang liit din ng swelduhan. Kawawa. Kawawa lang. Pero kung talagang skilled, maganda yung sweldo. Maganda yung sweldo dito. Mga graduate, yung ganun. Pero parang malaki pa yun para sa hindi skilled. Pero pa sa skilled nun, kung talagang sarili mo lang yung, pang sarili mo lang, no? Sa 2.5, palag yun. No? Pag nabawas mo yun, siguro may take home ka na at least 15 to 20,000 monthly. Yun. Tanggal ng lahat. Yun po. So, I think that's all for today. If you have comments, no? Kung comments questions. Question or kung ano pang mga bagay na gusto nyo malaman, kung paano pumunta rito, just comment down below. Sasagutin natin yung tanong nyo sa next vlog natin patungkol dito kung paano pumunta yung paano maging OFW. Ano po? Maraming salamat sa panonood. Please like, share, and subscribe. Thank you very much for watching. So, kung mga single kayo dyan, ngayon darating na 14, libre to. Ako, hindi na ako libre, pero nakikipag-break ako para makalibre. Para makatipid tayo mga may friend. Idol niya po si Mark. Si Mark. Makikipag-break daw siya sa 14 para tipid. Okay, so much for that. Maraming salamat po. Thank you for watching. See you in my next vlog.